Kababayan, last Friday, we talked about sikaran and slowly, nakikita naman natin na talagang sumisikat na ang Philippine martial arts dito sa Amerika. But it's not just sikaran, maraming iba't ibang klaseng Philippine martial arts. And today, the focus is on Yaw-Yan. Kasama natin po ang founder ng Yaw-Yan, Ardigma, sa Cebu. Hello and welcome to Kababayan LA, Master Ekin, or si Binigno. Hello and welcome to the show. Good day, ma'am. Salamat po sa pag-imbita ninyo dito sa Kababayan LA. Oo. And he is here to join a conference. We're gonna be talking about the conference in just a little while, pero para lang ma-differentiate, no, mapaiba natin yung sikaran last week na tinalakay namin dito sa programa. Ano ba yung Yaw-Yan? Ang Yaw-Yan po ay sa salitang sayaw, means yaw. Yan is kamatayan, lands of death. This is the Filipino kickboxing martial arts. Tinayo po nito ni Grandmaster Napoleon Fernandez noong 1972. At saka nag-dominate po ng ibang-ibang laro sa Pilipinas ang kickboxing. Sinasabi nila na ang Philippine martial arts iba't ibang klase because there are some na pwede kahit wala kang hawak, may iba naman meron kang hawak, eskrima or arnis. Ang Yaw-Yan ba meron ka ring hawak o katawan mo lang talaga? Actually, ang itong tinatawag na Ardigma is the system is an arm. This ang Yaw-Yan talaga is an unarmed martial arts. Unarmed. Yes po. Okay. Ginawa to yung may hawak na arnis, instead ba naghawak ka ng arnis, itong ginagawa mo ang yung palo ang kamao mo. Oh, parang fist. Yes po. Tapos ito po yung ginawa ng pamalo samantalang yung arnis. Tapos yung sa paa, meron din sa paa, sa siko, lahat ng uri ng sa katawan ng ano sa tao ay ano ng sayaw yan. So iba't ibang bahagi ng katawan natin sa Yaw-Yan maaring i-develop panglaban. Yes po. Okay. And we're gonna have some demonstrations aside from the videos that you're seeing now later. We're gonna have live demonstrations here on the show. Pero ano yung tinatawag na Yaw-Yan baptism? Ano ba yon? Iyan po ay ang yung tinatakan ka dito sa ano sa chest at saka yung sa shoulder. Yung sa shoulders ay yung ang mga senior instructor or senior students. Ah, okay. Itong sa chest po ay yung ano ma junior instructor. So parang marka. Yes po. Paano ginagawa yung marka na yon? Eh, ginawa yan ng ano, pinapaso yun. Ayan, tapos, parang masakit yan. Yeah, branding. Pero hindi yun ano, pinakompulsory ng sa lahat ng estudyante po. Uh-huh. Yung willing lang po. Ang Yaw-Yan ba, karamihan mga, kasi alam mo na, pagka ibang martial arts, eh, may mga babae rin na nakikisali. Ang Yaw-Yan ba, mas karamihan lalaki? Marami ding babae dahil ngayon, alam mo na sa Pilipinas, maraming loko rin. Tapos yung inano nila na may self-defense ang Yaw-Yan. Kasi may program kasi sa Yaw-Yan yung self-defense for women. Yung halimbawa, yung paano pag ano mo sa knife, disarm, handgun disarm, knife disarm, then empty hand. Ayan, yeah. So parang hindi, we always hear about that. Martial arts, people use it for self-defense, especially yes. Among women. So it really works. Yes po. Ganun mo naman katagal kailangan aralin ang Yaw-Yan? Kasi when we hear about martial arts, they say that you never stop learning because you always just keep improving and improving. Yes, kasi po, pag halimbawa kung magtagal ka sa Yaw-Yan, ay yung knowledge mo ng Yaw-Yan is humahaba tapos lumalalim din. Marami kang ibang-ibang malaman ng technique saka principle po ng Yaw-Yan. And like ikaw, how long have you been for somebody to be called a master? Gaano ilang taon kang nagpakadalubhasa? Siguro I'm starting 11 years old. I'm almost in my business is almost 30 years in business in martial arts. Okay. So nagpo-promote po ako ng Yaw-Yan tournament sa Pilipinas sa atin. Tapos yung bago ngayon, ang MMA. Yes. Marami na rin fighters tayo na MMA fighters sa Cebu o sa Pilipinas. Because MMA stands for Mixed Martial Arts. Yes, and so marami sa kanila pwede rin gamitin yung technique ng Yaw-Yan magpasuko ng kalaban. Yes po. And what are you going to do this weekend sa conference?
This coming Sunday, may tournament tayo sa PMX, Pacific Media Expo. May Arnis, Screama tournament, tapos may Jiu-Jitsu. Saka inintroduce natin yung Yaw-Yan tournament sa PMX this coming Sunday po. Kamusta naman ang acceptance ng mga dayuhan, mga non-Filipinos dito sa disiplina ng Yaw-Yan? Actually, nagustuhan nila kasi hindi boring ang Yaw-Yan na technique dahil ibang variation. May martial arts na parang nauna na dito sa US pero nakaiba rin sa tingin nila ang Yaw-Yan dahil ang Yaw-Yan ay is a pure Filipino martial arts. Yan. At sinabi mo hindi boring. Sige, mapapatunayan natin yan because we're gonna have some of your students demonstrate for us today when we return on the show. Don't go away.